Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating munting channel. General Cuadro Alas Casimero o kilala na rin sa bagong palayaw nito na Angas ng Pinas, paano pinahiya at pinagapang ng isang kampyon na tatlong beses pabalik-balik ng kulungan at nasintensyahan ng 15 taon na makukulong. Matapos ngang matanggalan ng belt si Casimero sa IBF Light Flyweight title dahil hindi nito makuha ang weight limit sa 108 pounds, ay napagdesisyonan itong umakyat na lang ng timbang sa 112 pounds sa flyweight division. Unang laban ay napadayo agad si Casimero sa bansang Mexico, laban naman sa hometown boxer na si Armando Santos. At magandang pagkakataon ito ng Angas ng Pinas dahil isa itong title eliminator para sa IBF flyweight title. At hindi nga sinayang ni Casimero ang magandang pagkakataon, tinapos nito ang kalabang Meksikano sa loob lamang ng round 2 by a knockout. Isang impresibong panalo para sa ating kababayan. 6 na buwan lamang ang lumipas ay muli na namang napadayo si Casimero sa pang-anim na bansa, ang bansang Thailand. Ganito kadami ang dinayuhan ni Cuadro Alas na bansa, at dito naman niya nakalaban ang nooy may hawak sa IBF flyweight title na isang Thai boxer. At undefeated ito sa ring record na 15 wins and 5 knockout. At umabot na rin sa pang-3 depensa nito sa kanyang belt. Dala ni Casimero ang kanyang magandang ring record na 21 panalo, 2 talo at 13 panalo nito ay galing sa knockout. At bakit nga ba mga kabusing na nasasabi kung 3 beses pabalik-balik ng kulungan ito makakalaban ni Casimero na isang kampyon? Bago pa naging ganap na boxer itong si Amnat Ruyendrong, ay naging palaboy rin ito sa lansangan at napasali sa mga grupo at bugbugan sa kalye. Pinanganak itong si Amnat na hindi kilala ang parents at kung saang lugar ito pinanganak, at wala itong birth certificate. Lumaki lamang si Amnat sa piling ng kanyang grandmother, nasagsag rin sa kahirapan. Sa edad na 7 taong gulang ay lumalaban na itong si Amnat sa Muay Thai at nanalo ng champion sa flyweight division. Dahil rin sa kahirapan ay pinasok nito ang pagnanakaw, dahilan para pabalik-balik ito sa kulungan na umabot ng 3 beses at nasintensyahan ito na hanggang 15 taon na makukulong. Ang larong boxing lang pala ang maging kaligtasan ng Thai. Matapos itong mapasali sa ginawang prison boxing program at matapos ang taon ay nanalo si Amnat ng national title. Matapos manalo ay nabigyan ito ng pag-asa na makalaya sa pagkabilanggo dahil sa magandang ugali na pinakita nito sa loob ng kulungan. At dahil dito ay napalaban si Amnat sa Olympic at nirepresenta nito ang kanyang bayan. Ganito binago ng boxing ang buhay ni Amnat na nakulong dahil sa pagnanakaw at sa ngayon ay naging ganap na isang world champion. At mabalik tayo mga kabusing sa laban ni Casimero at Amnat Ruyendrong. Sa labang ito ay dito nahirapan si Casimero sa kakaibang estilo ni Amnat kung lumaban. May dalang pang titikdown dahilan para maraming beses bumagsak si Casimero sa ibabaw ng luna. At sa round 2 ay binilangan itong si Casimero ng isang knockdown pati sa round 7. Tikan pang matamaan si Casimero ng suntok matapos tumunog ang bell sa pabirong pagsugod nito. Kaya ginamit na rin nito ang rabbit punch at pakunting-kunting suntok sa hita ng champion. Ganito talaga ang taktik ng champion dahil minsan na rin itong lumaban sa Muay Thai sports at naging champion pa ito sa flyweight division.
ครับไม่ประมาทพิเซโลโดนเตือนแล้วครับเพราะว่ากรรมการสั่งแยกกับขวาครับไปโดนก็โดนลูกซ้ายจังหวะยกนี้ปรับเกมมาเป็นฝ่ายเดินให้เร็วขึ้นต้องเสี่ยงแล้วครับเขาคิดว่าอาจจะต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันแล้วครับต้องใช้ลูกหนักลูกแรงลูกสดอำนาจต้องคุมให้อยู่ล็อกเข้าเสียแรงไปเยอะครับคาซิเมโร่ยิงล็อกไว้ต่อครับเขาก็ต่อลำตัวต่อลำตัวโอ้โหใช้ผู้เดียวนี่แม่ตอนนี้นักหักลูกกวนมาก็กวนไปด้วยทำได้ครับแก้ไขตลอดเวลานะครับกวนมากวนไปครับกวนมากวนไปตอนมาตอนไปแล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยครับโอ้ดีครับลูกซ้ายเลยเราใช้ความเร็วที่เหนือกว่าแล้วก็สายตาพอเขาคว้างขวาผิดเราล็อกแล้วก็เอาคืนนี่ครับยับพาเขาชิวเขาพยายามจะเสียจุดพุ่งมาเข้าไปลงลุกคลุกคลานแล้วครับมีโวยด้วยครับควรวงในล็อกพาเขาเชื่อมร้อยต่อยต่ำกว่าเข็มขัดเขาจะใช้หมัดขวามากขึ้นนะครับตามหมัดขวาเขาคว้าบาดสุดชีวิตเลยครับแต่ว่าถ้าเก็บหมัดขวาได้นี่ก็ไม่ได้กูเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับพอเนื้อบัฟล็อกแล้วเอ้าคืนนี่ครับโดนครับวันนี้ลุกจากนะครับจังหวะหลวมจังหวะถอยของยาการครับราคาที่ไหลเลยครับเมื่อสักครู่นี้ขวาผิดล็อกออกล็อกให้ออกให้นำหน้านะครับเข็มขัดเส้นนี้อยู่ยาวแน่ครับถ้าลองโชว์ฟอร์มแบบนี้นะครับคู่ต่อสู้เจอแล้วอึดอัดหมดแล้วครับขมีเข้าที่นะครับบีบให้มีพื้นที่แคบๆเล็กๆทีนะครับพอเขาออกแรงทางซ้ายทางขวาแต่ว่านักชกคนนี้จะเน้นหรือจะเอาคืนบ้างครับแม่พี่อายุต้อง36แล้วน้องแค่25ดูด้วยครับปลายยกเอ้าโดนด้วยกันโดนหมัดซ้ายนะครับนะครับนาทีกิกสุดท้ายครับกิกสุดท้ายNatapos ang laban ni Casimero at ng Tay na puro pang titik down lamang ang ginagawa ng Tay sa laban. Isang maduming taktik na naranasan ni Casimero laban sa Tay champion. Dahilan para matalo si Casimero by a unanimous decision. Hindi lumaban ng mahigit isang taon si Casimero para mabigyan lang ang kanyang hiling na isang rematch laban sa Tay champion. Taong 2016, buwan ng Mayo, huling nagharap si Casimero at ng Tay champion na ang laban ay hindi naginanap sa hometown ng Tay champion at baka magkaroon pa ng dayaan sa laban. Ginanap nga ang laban ni Casimero at ng Tay champion sa Beijing, China para wala ng dayaan sa muling pagharap ng dalawa sa ibabaw ng luna. Dahil sa una ay kitang-kita naman natin kung paano naging pabor ang Tay sa mga desisyon at isang beses lamang itong binawasan ng punto sa dami nitong pang-titik down sa laban. Ganun pa rin, nakataya pa rin sa laban ang inahawakang belt ng Tay. Round 1 pa lang ay hindi na nakumpiyansa si Casimero at naging maingat na ito at baka may pang-titik down pa rin maganap. At hindi nga nagkamali si Casimero mga kabusing. At sa wakas mga kabusing ay nakuha na rin ni Casimero ang kanyang paghihigante sa Tay champion. Kinakailangan lang ni Casimero ng 4 na round para pabagsakin itong maduming Tay kung lumaban. Tinapos ito ni Casimero ng isang body shot dahilan para mapaiyak na lang ito sa sakit at umabas ito sa loob ng ring na naka-wheelchair. Nakuha na rin ni Casimero ang tagumpay at naging ganap na itong 2-division world champion. So yan lang muna ang ating video sa ngayon mga kabusing. Maraming salamat po.